Hello mga kasari, kakabsat. Yan. Sa vlog na to, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga simpleng tips po para hindi po tayo malugi. Lalong-lalo na po sa mga mag-uumpisa po ng sari-sari store. Yan. Gusto po sana magpasalamat po sa lahat ng tumatangkilik po ng aming mga YouTube videos. So, simulan na po natin. Unang-una, lalong-lalo na kung mag-start pa lang po tayong mag-tinda. Pinakamaganda po talaga na pag-aralan po natin, lalong-lalo na kung bago tayo mamili. Diba? Na mimili naman po tayo sa mga sari-sari store, diba? Sa ating lugar. So, mas maganda na tingnan po natin kung ano yung mga mabili. Yung mga fast moving. Yan. Pag-aralan po natin at yun po yung unang-unang stocks po natin. Para mas mabilis pong maubos yung paninda natin at makapamili po ulit tayo. Kasi pag mabilis maubos, ibig sabihin mas mabilis iikot yung pera at mas malaki po yung kikitain natin. Kasi nag-expand po na nag-expand po yan. Lalong-lalo na kung mga fast moving yung mga binibenta natin, mabilis lang po maubos. So, mas mabilis tayong kikita at mas mabilis po lalaki yung ating puhunan. Pangalawa, kung kaka-start lang po natin, list lang po kasi hindi po natin alam kung mabili po yung ating sari-sari store or hindi. Huwag po muna tayong magpautang. Yan. Kung kayang huwag magpautang hanggang sa huli, huwag po tayong magpautang. Pero kung hindi po kaya, yan, lagyan po ng limit. Pero ako po kasi nung nag-start po kami mga 2 months bago kami nag-start na magpautang, para sigurado po kami kung mabenta ba talaga or mabili yung aming sari-sari store. Hindi po yung pagbukas pa lang po natin yung ikalawang araw, unang araw, magpapautang na po tayo. Sa akin po hindi advisable yan. Kasi masisira po yung cash flow natin, lalong-lalo na kasi pag nagsisimula po tayo, sobrang tumal pa lang po, lalong-lalo na kung medyo tulad po namin na medyo malalayo po yung mga bahay at medyo malayo po tayo sa kabihasnan. So, sobrang hirap po kasi konti lang yung tao. So, mas maganda na i-make sure muna natin na stable po yung ating negosyo bago po tayo magpautang. Pero gaya nga po ng sabi ko, kung kaya po na hindi, wag na po nating simulan. Gaya nga po ng sabi nila, wag mong simulan, masisirang buhay mo. Joke lang po. Next po, kung nagsisimula na po tayong kumita, wag po tayong masyadong lumaki yung ulo. Yan, wag tayong masyadong maging maluho muna para hindi po masira yung cash flow nga po ng ating tindahan. Kasi minsan, kesa maidagdag po natin sa ating puhunan, nahuhugot na po natin at hindi natin namamalayan, medyo nahihirapan na po tayong magpaikot kasi nahuhugot na po natin ng paunti-unti nga po yung ating puhunan. So, huwag po muna tayong masyadong maging maluko. Susunod po ay always ask po your customers kung ano po yung mga pwede nating i-develop sa ating negosyo. Pinakamaganda po yan kasi minsan ako talaga, pag may time po talaga ako nang medyo maayos-ayos yan, nakikipagkwentuhan po ako sa mga customers ko kung ano yung mga pwede ko pang idagdag kasi minsan sila yung mga nagsasuggest. So mas gusto ko po na tinatanong sila kasi sila po yung bibili sa akin, lalong-lalo na po yung mga palaging bumibili sa akin. Yan, nagtatanong po talaga ako yung mga gusto po nilang mga products, yung mga pwede ko pang i-develop, yung mga kailangan pa nila, tinatanong ko po talaga yan. So hindi po ako nakokontento na yung mga, kunwari, namili sila dito, tapos nandun yung mga hinahanap nilang mga ibang mga produkto. So nagsusurvey pa rin po ako. So, hindi ako nakokontento dun sa takbo lang po ng negosyo namin ngayon. So, mas maganda po yun na magtanong po tayo sa ating mga customer para po ma-develop or mapaganda pa po natin yung ating sari-sari store. Susunod po, gaya nga po nung sinabi ko, pag nag-negosyo po tayo, dapat ready po tayo. Kasi, ang negosyo po ay pang long term. Yan. So, sa haba po ng panahon na yan, hindi po tayo pwedeng maging tamad. So, marami tayong isasakripisyo. Pag nag-negosyo tayo, hindi na tayo masyadong makakasama sa mga barkada natin.
ay meron na tayong mga pinagpapalibang mga lakad, hindi na tayo basta-basta makakaalis. Kasi sino mag-aasikaso ng negosyo natin kung palagi natin siyang nilalayasan, di ba? Kung palagi naman tayong umaalis, syempre, pagdating ng panahon, yung mga suki natin or mga customer natin, magsisilayasan yan. Kasi palagi tayong wala. So, maghahanap sila ng mas reliable po na pag bibilhan. So, yan. Pag nagnegosyo po tayo, lalong-lalo na tulad po natin sa sari-sari store, bawal po talaga yung maging tamad. Kasi, di ba, pagising sa umaga, hindi pwede yung antok-nantok ka pa. Tapos itutulog mo muna, mamaya ka na lang magbukas. So hindi pwede po 'yon. Tapos yung tinatamad kang mamalengke, wala nang laman yung mga cabinet mo, yung mga lalagyan mo ng pang-display, sobrang kalbo na yung tindahan mo. Pero tinatamad ka pa rin mamalengke kasi nga 'yon, parang feeling mo pagod ka na. At gusto mo namang magpahinga, di ba? So, hindi pwede yung mga ganong feeling pag tayo po ay nagsasari-sari store. So, bawal po yung maging tamad pag tayo po ay negosyante. So, kung tayo po ay magsisimula magsasari-sari store, so, always be ready po tayo. Dapat, kung kaya natin, magkaroon ng palaging may pambariya. Tapos, palagi dapat merong nakabantay sa ating sari-sari store. Pinaka-importante po yan. Tsaka isa pa yung pakikisama, dapat maging humble po tayo, pero wag po tayong magpabuso kasi napakahirap po pag medyo nakita or na-detect ng mga suki natin or customer natin na masyado tayong mabait. Yun, aabusuhin po tayo. So sana nasa moderate or nasa gitna lang po yung ugali natin kasi hindi maganda na sobrang bait po. Matuto tayong makisama, pero wag po tayong magpaabuso. Ito na po muna yung last tip ko ngayon. Dapat marunong po tayong magpaikot ng pera kasi mahirap pag nag-steady lang po tayo. So marunong po tayong mag-reinvest, magdagdag at magdagdag po tayo ng mga paninda natin. At pinaka-importante po, dapat po marunong po tayong magtabi. Kasi mahirap po yung wala tayong madudukot in case of emergency. Mahirap po ngayon magkautang kasi minsan sa sobrang laki po ng tubo ng mga utangan po natin ay dun lang po napupunta yung kinikita natin. So habang nagpapalago po tayo ng negosyo or ng ating sari-sari store, matuto po tayong magtabi para meron po tayo palaging madudukot. So yan na po muna ka-website yung mga simpleng tips ko po para hindi po tayo malugi sa ating sari-sari store. So, pinakamahalaga po talaga, dagdag ko po ito, na wag po natin pabayaan yung cash flow po natin na maputol. Kasi sobrang hirap po niyan. Pag naputol po yung ating cash flow, ibig sabihin magkakaproblema po yung daloy na ating puhunan sa ating sari-sari store. So, yan po yung magiging hudyat talaga na malulugi po tayo or mahihirapan po tayo or kung kaya nating isalba, magkakautang po tayo kung wala po tayong ipantatapal po sa puhunan po ng ating sari-sari store. So, pinakamahalaga po talaga na ito po yung bantayan natin, yung cash flow po ng ating sari-sari store o yung ating negosyo para po hindi tayo malugi ng tuluyan sa ating sari-sari store. Yan, kung may nagbigay po akong mga ideas, please like and subscribe at pakiring na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Maraming pong salamat!